Draymond Green, mga idol, tinanggal at binasag nga ang yabang neto ni Ja Morant. Matapos kasing patamaan, mga idol, neto ni Klay Thompson sa interview si Jaren Jackson Jr. na teammate nga neto ni Morant, nag-tweet etong si Ja. Sabi niya, got a lot of real estate nga daw. Inoccupy nga daw ng mga Grizzlies player ang mga utang netong mga Warriors player. Para bang ang pinapalabas ni Ja Morant, mga idol, hindi kayo makamove on sa amin. Kami pa rin ang iniisip nyo, samantalang tinalo na nga sila ng second round. Draymond Green, mga idol, syempre hindi nagpahuli. Sinabi niya nga, mga idol, niretweet niya. Sinabi niya tinrade nga daw nila yung real estate na sinasabi ni Ja Morant sa lugar nga ng Boston, mga idol, dahil mas mataas nga daw yung value nun. Para bang ang pinapalabas nga ni Draymond, mga idol, walang kwenta, walang value yung pagtalo nga netong Warriors sa Memphis Grizzlies. Kaya naman tinrade nga nila iyon sa Boston. Dahil, mga idol, may kwenta yung pagtalo nila sa Boston. Mataas ang value ng pagtalo nga ng Warriors sa Celtics dahil championship ang naging reward noon. Parang hinihiya nga, mga idol, ni Draymond ang team neto nila Ja Morant ng Memphis Grizzlies. At hindi pa nga tumigil, mga idol, si Ja Morant dyan. Dahil sinabi kasi ng isang NBA fan na sigurado na nga daw na magkakaroon ng Grizzlies at Warriors Christmas game nang dahil sa pagtatalo nga neto ni Draymond Green at ni Ja Morant dito sa Twitter. At sinabi naman neto ni Ja Morant, mga idol, game nga daw siya doon at dalhin nga daw sila sa Memphis Grizzlies sa bahay neto nila Ja Morant. At mga idol, sinagot muli yan ni Draymond Green, mga idol. Dito na nga talaga parang tinapos ni Draymond Green si Morant at pati na rin ang kanyang kayabangan. Sinabi nga neto ni Draymond, mga idol, the champs play at home, young. Sinabi niya, bata, pagpapatungkol kay Ja Morant, ang mga champion, ang mga NBA champs ay naglalaro sa bahay, sa kanilang home court kapag Christmas Day games. At matapos nga niyan, mga idol, ang mga NBA fans, sinabi kay Draymond, sige, tuloy mo lang yan, Dre, huwag mong tigilan at i-humble nga daw itong si Ja Morant. Yan nga, mga idol, ang naging back and forth neto ni Draymond Green pati na rin ni Ja Morant sa Twitter. Ano bang masasabi nyo dito, mga idol? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At para nga sa ating next balita, mga idol, pag-usapan natin itong team ng Chicago Bulls at parang ang pagyayabang nga nila sa ibang mga NBA teams. Dahil ang team nga daw ng Chicago Bulls, mga idol, ay pinaalam na sa ibang mga NBA teams na si Zach LaVine nga daw ay planong mag-sign ng 5-year max contract dito sa team ng Chicago. Parang sinasabi ng Bulls, oy, kayo, tigilan nyo na yan mga trade rumors nyo dahil sinabi na sa amin neto ni LaVine na siya'y magsasign sa amin. Kaya tigilan nyo na yan pangangarap nyo na makukuha nyo si Zach LaVine mula sa Bulls. Yan nga, mga idol, ang mga salitang lumalabas dito nga sa report na ito. At ganyan din, mga idol, ang pakiramdam netong mga NBA fans sa pagsasabi nga ng Bulls, mga idol, pagpapangalat nila ng balita na itong si LaVine ay babalik nga sa kanila. Mukhang ang proud, mga idol, at excited ang team ng Chicago. Kaya't hindi pa man officialing nasa sign ay pinagkalat na nga nila ang binalita sa kanila neto ni Zach LaVine. Pero anyways nga, mga idol, speaking of ng mga player na magsasign, etong si James Harden din, mga idol, ay baka nga daw magsign muli sa team ng Philadelphia 76ers this season. Pero mga idol, inaasahan lang yan na short term deal. Siguro mga 2 to 3 years lang at hindi 5 years na max contract. 1 year na lang din kasi, mga idol, ang contract ni Harden dito sa Sixers at mukha nga gusto niyang magstay. At wala rin kasi, mga idol, mga ibang NBA teams ang interesado nga kumuha sa kanya matapos ng kanyang hindi magandang performance sa Sixers. Parang nag-fell off na nga daw kasi sa Harden, mga idol. Nagre-regress sa kanyang paglalaro at hindi na nga daw siya katulad ng dating James Harden na talagang halimaw sa opensa. Pero mga idol, parang hindi naman ganyan ang dalagang kaso ni James Harden. Out of shape nga lang siya, mga idol, kumpara noong mga dating taon. Ngayon, mga idol, ay medyo chubby nga siya kaya't mabagal siya at nahirapan ngang gumalaw sa court. Tapos nababother nga rin siya, mga idol, ng iba-iba niya pang injury. Kaya mga idol, kung this off-season ay magiging healthy si James Harden, magiging fit at magiging in shape, ay baka, mga idol, makita natin ang return, ang pagbabalik ng dating James Harden dito nga sa Sixers. Pero anyways, mga idol, pag-usapan na nga natin ang ating next balita. Ang huling balita natin ang patungkol kay James Wiseman. Sinabi niya kasi mismo, mga idol, sa bibig na ni Wiseman nagsabi na malaki daw ang tsansa na maglaro nga siya sa Summer League. 90% nga, mga idol, ang percentage na kanyang ibinigay na maaari nga na daw siyang makapaglaro. Ibig sabihin, mga idol, almost sure na nga yan. Maaasahan natin na balik ang show na nga itong si Wiseman sa Summer League sa paghahanda nga, mga idol, para sa Warriors next season.
At yan ngang balitang yan mga idol ay talaga namang very exciting para sa mga Warriors fans na nasaksihan niya itong si James Wiseman at ng kanyang struggle sa injuries. Isang taon na hindi nga siya nakalaro mga idol dahil sa kanyang tuhod. At ngayon nga mga idol, parang end of the tunnel na para kay Wiseman. At mukha ngang ma-unleash na rin siya mga idol. Makikita na kung ano ba talaga ang matutulong niya sa Warriors at ano ba talaga ang kanyang potensyal. Kaya naman mga idol, very exciting news nga talaga ito. Hindi pa man makaka-move on ang mga Warriors fans mga idol sa championship ng kanilang team ay ito, another good news. Dahil next month mga idol ay makakalaro na ang matagal nilang player na hinihintay na si James Wiseman. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!